sama-sama tayong magiging sasakihin. Bago sa saksi, pati emergency medical evacuation ng Pilipinas para sa may sakit na sundalo ng BRP Sierra Madre, hinarang na mabalko ng China Coast Guard. Isang mangingisang Pinoy naman ang pinaghahanap matapos mabangga ang kanilang bangka ng barkong galing umano sa China. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Pinaliputan at hinarangan ng nasa 4 na Chinese vessel ang 2 bangka ng Pilipinas. Nangyari yan itong Linggo, July 7, habang nagsasagawa ng emergency medical evacuation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ang operasyon ay para sa may sakit na sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng aksyon ng China, matagumpay na nabigyan ng tulong medikal ang sundalo at ngayon ay nasa stable na ang kondisyon. Pinalagan naman ng Philippine Navy ang ulat ng state-owned newspaper ng China na Global Times. Sabi nito, dapat na raw alasin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. Git pa ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government's stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Ang National Task Force on the West Philippine Sea naman, sinabing walang katotohanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China nga raw ang sumira ng mga coral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial islands sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWPS sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinakakalat ng China. Sa ulat naman ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies o MTCSIS, di bababa sa 4,500 na hektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China. Sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso, lumabas na nasisira na raw ang mga cave sa teritoryo ng Pagasa Island. Konti na lang daw ang isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Pinaghahanap naman ngayon ang isang mangingisda na nawala matapos umanong banggain ang kanilang bangka. Sa impormasyong nakuha ni Senator Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, hindi niya sinaklolohan din yung ating mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya. Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi Coast Guard nila, hindi militia. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari ito noong July 3, 2024, mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subic, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose Mondiniedo. Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na 3 araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pang-akit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ang motibo ng mga individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ng pastor. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Quiboloy, mahalagang makilatis kung sino-sino ang mga pribadong individual. Hamon pa niya kay DILG Secretary Benher Abalos na siyang nag-anunsyo tungkol sa reward money, pangalanan ang nag-donate ng pera. Depensa naman ni Abalos, wala siyang nakikitang mali sa mga pribadong individual na nag-alok ng reward. Mas makabubuti raw kung kukumbinsihin na lang ni Topacio si Quiboloy na sumuko, imbis na questionin ang pabuya. Dahil sa umano'y banta sa buhay at problema sa kalusugan, hindi raw makadadalo sa pagdinig ng Senado bukas si suspended Bamban Mayor Alice Buo.
Sabi ni Senate President Cheese Escudero, handa siyang pirmahan ang warrant of arrest sakaling hilingin ito ng komite na dumidinig sa issue. Saksi sina Ivan Mayrina at Mav Gonzalez. Kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng Senado bukas, posibleng ipaaresto na si suspended Bamban Mayor Alice Go. Giit ni Senate President Cheese Escudero, obligado ang resource person na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Sinabpina na ng Senate Committee on Women and Children si Go at kanyang mga kaanak. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Go. Kabilang sa mga binanggit niyang dahilan kaya hindi makadadalo ay ang banta umano sa kanyang buhay. Lumala rin daw ang physical at mental health niya. Sabi pa ni Go, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiya rin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ang komite. Pagtitiyak ng abogado ni Go, nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Giit ni Escudero, pwede naman daw padalhan ng Senado ng doktor si Go para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Go ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyon na ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ang sinumang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag kami tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senador Risa Ontiveros, gas-gas na palusot na ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Obligasyon daw ni Go at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto raw ni Go malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ng pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan bukas ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski roon, lumalabas na konektado si Go. Oh, meron tayong nakikita mga dokumento ano, connecting suspended Mayor Alice Go dun sa operation ng Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, ano, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Sa sinalakay na leisure park sa Clark Freeport sa Pampanga, samot-saring resibo at dokumento ng kumpanya at incorporators na iniuugnay kay Go ang narecover matapos buksan ang 19 na money vault. Yung mga bank bukas eh, na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating ano, money laundering. Ano. And hindi lang ginamit yung banko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. Na-recover din ang 2 Taiwanese passport ng Chinese fugitive na si Wang Jiang, business partner ni Go, pati photocopy ng iba pa niyang passports mula sa 4 na bansa at special resident retirees visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin mula 2012, nakakalabas-masok sa Pilipinas si Wang at nakakapanatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng imbestigasyon ang mga travel pass ni Wang nung pandemic na inissue ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal pogo hub? Sinusubukan pa namin kunan ng panig si Go at Feliciano. Sa gitna ng mga issue sa Pogo, buli iginiit ni NEDA Secretary Arsenio Barisaca na pwede nang tuluyang ipagbawal ang mga Pogo. Ito'y kahit panauna ng sinabi ng PAGCOR na aabot sa 20 billion pesos ang maaaring mawala kapag ipinatigil ang operasyon ng mga Pogo. It may be a big number, but the cost and particularly social cost of Pogos are quite high. And also, we are trying to position our country as a legitimate place for business we are trying to attract investors to come, tourists to come. And so, the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito na pag-uusapan sa gabinete, ang kibalisakan. Pero sakaling humantong nga sa pagbaba ng Pogo, mababawi raw ang mga posibleng mawala sa ibang mga paraan. If we expand the businesses, then we generate more revenues from
from income taxes, corporate taxes, from all kinds of, you know, if we import some equipment, we also derive tariffs revenues there. So if you put all this together, they should be more than what you know you lost in the pool. Nauna na rin sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na irerekomenda niya sa Pangulo ang pagpapatigil ng POGO. Ang Department of Labor and Employment naman, pinaghahandaan na ang pagsalo sa mahigit 22,000 POGO workers na posibleng mawala ng trabaho kung sakali. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Inatay ang lilikha ng aabot sa 2.57 gigawatts na kuryente kapag nag-operate na ng tuluyan ang floating solar project sa Laguna Lake. Pero tinututulan ito ng ilang manging isda sa pangambang makasisira ito sa kalikasan at makaapekto sa kanilang kabuhayan. Saksi si EJ Gomez. Sa lawak na 90,000 hektarya, pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangatlong pinakamalaking tubig tabang na lawa sa Southeast Asia, ang Laguna de Bay. Mahalaga ito para sa irigasyon, pangingisda at supply ng tubig sa mga bayang nakapaligid sa lawa. Sa nakalipas na mga taon, pinag-aaralan na rin itong mapagkukunan ng supply ng enerhiya. Gaya ng floating solar project na ito, kapag nag-operate sa 2028, tinatayang lilikha ng aabot sa 2.57 gigawatts na kuryente. 2018 pa nang simulang pag-aralan ng proyekto na sasaklaw sa 2,000 hektarya ng lawa sa bahagi ng Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Los Baños, Bay, Victoria, Pila, Santa Cruz, Lumban, Kalayaan at Paete. Tatlong kumpanya ang nabigyan ng kontrata na iginawad ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, isang ahensya sa ilalim ng DENR. 6 na taon na nakalilipas matapos simulan ang pag-aaral sa floating solar project. Pero patuloy pa rin itong tinututulan ng mga maliliit na mangingisda dito sa Laguna Lake. Nangangamba raw sila sa ibubunga nitong pagkasira sa kalikasan at kabuhayan ng higit 8,000 mga mangingisda at 2,000 aquaculture industry operators sa lugar. Liliit ang aming pangisdaan, liliit din ang kita, lalaki ang gastos dahil sa gusalina. Kasi po, imbis na direkta kami pupunta sa aming direksyon, eh liligoy pa kami ng 1,000 hektarya. Hindi kami nakakasiguro kung gaano katibay ang solar na yan. Hindi namin alam kung yan ay aming madisgrasya, mabangga, maaksidente namin. Maaapektuhan din daw ng nakalatag na solar panels ang kalidad ng tubig at balanse ng kalikasan ng lawa. Haharangin daw kasi nito ang pagtama ng sinag ng araw sa katubigan. Hindi naman talaga affected yung mga fish pen operators and fish cage operators natin. Ang pinaka-affected talaga dito ay yung mga nag-open fishing since liliit or malilimitahan yung lugar kung saan sila makakapangisda. Nagkaroon naman daw ng konsultasyon sa mga mangingisda noon at may nakaplanong solusyon naman daw para sa kanila, sabi ng LLDA. Magtatayo ng parang hatchery or breeding ground cages dun sa ilalim para makapaglagay ng fingerlings, and once na ready na for harvest and fully grown na yung mga isda, eh pakakawalan siya for benefit din para may mahuli yung mga nag-open fishing natin. Pero di raw tiwala dyan ang kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Itinanggi rin itong nagkaroon ng konsultasyon sa fisherfolk stakeholders ang naturang proyekto. Walang katotohan na mayroon naganap na consultation. Wala kami nakitang negatiting na malasakit sa aming mga mangingisda. Sila pa nga raw ang mismong nag-request ng dialogue sa LLDA nito lang July 3 na sinabayan na rin ang pagprotesta ng grupo laban sa floating solar project. Paglilinaw ng mga mangingisda, kinikilala namin yung kahalagahan ng energy transition, pero dapat walang kabuhayan na maaapektuhan, lalo na yung mga mangisda. Ayon sa LLDA, magpapatuloy ang pag-aaral at pilot testing ng proyekto hanggang makamit ang pinaka-epektibong mekanismo na magbebenepisyo sa lahat. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Inihahanda na ang kasong murder laban sa mga suspect sa pagpatay sa magkasintang Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. Ang isang person of interest na naglahad sa sinapit ng dalawa, posible raw maging state witness ayon sa pulisya. Saksi si June Veneracion. Isang person of interest ang naging susi para makita ang mga labi ng beauty pageant contestant si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Voluntaryong lumapit sa mga otoridad si Alias Junjun. Ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa magnobyo sa Quayside sa Capas, Tarlac, kung saan sila inilibing.
batay sa salaysay ni Alias Junjun na isang mekaniko. Napasama siya sa grupo na sangkot sa krimen dahil may ipapaayos daw na heavy equipment. Pero laking gulat niya nang dumating sa lugar at pinasakay na lang sa isang SUV. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima. Pagsakay niya doon, patay na yung dalawa. Sa passenger side, sa harapan, tabi ng driver, nandun yung babae at yung lalaki ay nandun sa likod. Ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng kumot yung mga mukha. Si Alias Junjun ang pinagmaneho sa SUV ng mga biktima habang nasa isa pang sasakyan ang mga suspect papunta sa quarry site at doon nga inilibing sina Geneva at Itza. Unang plano ay sa paghanap pa nga ng equipment na baka makapagbukay pa sila but parang hindi natuloy. Inutusan ni daw ang driver na sunugin ang ginamit ng maglobyo na SUV na natagpo ang nasusunog ilang araw mula nang mawala sila. Ang sinasabi niya, ang ginagamit niya tissue, pinag-ikot-ikot niya lang yung tissue tapos sinindihan yung tissue hanggang kumalat na. Inalok pa daw ng isa sa mga suspect si Alias Junjun ng 50 mil para manahimik. Pero hindi rin pala ito tinupad ng grupo. Ayon sa PNP, posible siyang maging state witness. Hawak na siya ng PNP. Pinaghahanap din ang dalawa pang kasama umano sa pagpaplano ng krimen. With respect doon sa mga ina-account, we already have names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila, mga civilian po. Dumaba sa investigasyon na may isinanalupa si Giyang sa magnobyo at para umano mabawi ito, pinagpanggap niya si Abuso na buyer para pumayag ang dalawang makipagkita sa kanya. Sabi ng abogado ng pamilya ni Geneva Lopez, kilala na pala dati ng mga biktima at mga kamag-anak ang pangunahing suspect na dating pulis dahil may nauna na pala silang transaksyon na may kinalaman sa lupa. They're very comfortable. Siguro, kampante sila na it's just an ordinary business transaction again. Hindi lang po ito yung transaction nila, meron pa po isang property. Malaking figures. It runs by the million. Meron pong 7.8 and 12 something hectares. Ayon sa pamilya ni Geneva, hindi pa raw natatapos ang paghahanap ng hustisya hanggat hindi pa napapalusahan ang mga may sala. Muli raw silang maglalabas ng pahayag pagkatapos ng libing ni Geneva sa Biyernes. Kinukumpleto naman ng PNP ang mga ebidensya laban sa mga suspect sa pagpatay sa dalawang biktima. Kabilang narito ang mga salaysay ng kaanak ni Geneva, mga dokumento at mga CCTV footage na nakalap sa isinagawang investigasyon. Hopefully po within the week, kung kakayanin po ay makapagsampa po sila ng kaso for double murder against po doon sa mga POIs. But yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na bigyan po sila ng pagkakataong makapagluksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima baka sila po kasi yung tatay yung private complainant po. Problema sa magsasanla ng lupa ang nakikitang motibo ng PNP kaya umano pinagplanuhang patayin sina Geneva at Itzak. Inihahanda na ang kasong 2 counts of murder laban sa mga suspect na hawak ng PNP. Para sa GMA Integrated News, John Venerasyon ang inyong saksi. Malapit na po nating mapanood ang family drama ng taon na Pulang Araw ngayong Hulyo. Pero bago po yan, rumampa muna ang cast sa red carpet event, suot ang kanilang costumes. Nanguna dyan sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Ang Pulang Araw, ang kauna-unahang collab ng GMA Network at Netflix Philippines. Formal na rin ipinakilala ang iba pang cast sa series tulad nina Epi Quizon, Angelo De Leon at Rochelle Pangilinan. Dumalo rin sa events ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lily Beth G. Razonable at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Mga Kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Canghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.